Great morning, mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video, mga katindahan, ayan, at ipapakita ko nga sa inyo kung ano-ano yung mga design ng napamili namin ng mga sombrero. Ayan, iba't ibang klase itong mga katindahan, napakaganda, at sasabihin ko nga sa inyo kung magkano ang puhunan at magkano ang bentahan. Yung bentahan namin is, depende sa lugar nyo, pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas, pwedeng ganun lang din, diba? So, etong isang plastic na to is, ito yung mga iba't ibang klase ng sombrero na ipapakita ko sa inyo. Kaya ng mga katindahan, tara, samahan niyo ako na buksan ito. Let's go! Unahin natin ito. Meron ako ditong 6 pieces na yung flat na sombrero. Ito siya. So, 6 lang yung kinuha ko na ganito, mga katindahan, dahil ayan, may puro ganito kasi yung natira sa akin, yung mga flat yung ayan. So, yan yung mga design niya. So, 6 siya. 75 ang puhunan sa ganito, mga katindahan. Ang benta ko naman dito ay 140. Ayan, 140 ang isa. Next, mga katindahan, is yung pa-curve. Ayan. So, kumuha ko nito. Meron akong kinuha nito na 9 pieces. Tapos nagpa-add ako ng 5. So, bali 14 pieces itong lahat ng ito. So, yan yung mga design niya. $70 ang puhunan nito, mga katindahan, at naibebenta namin ito ng ₱140. Yan, mapapansin nyo, ang likod niya ay dalawang klase. Merong ito stainless at yung isa naman ay tela. Yan. Next, mga katindahan, is ito. 13 pieces ito at ang tawag nila dito is jersey. Siguro yung dahil sa tela niya, yun yung naging pagkakaiba nila. Yan. So, ganito ang likod niya. So, yan yung mga design niya. LA, Adidas na black, Jordan, may touch of red, LA, black and white, yan. So, may tayo dito ang NY na army green, Adidas na maroon, tribal na blue, dark blue yan, ito yung royal blue, Levi's royal blue, LA na maroon, Tila na royal blue. Yan. So, lahat ng likod nila, mga katindahan, is yan yan. Tapos, ang tela niya is yan. Yan. Yan yung tela niya. Compare natin siya dito. Ito yung ordinary na tela ng mga sombrero. Yan. Tapos, ito is iba yung tela niya. Pagka-jersey siya. Yan. Para ito, para siyang medyo nylon yung tela niya. At dahil nga 85 ang puhunan nito, mga katindahan, ang bentahan ko dito is ₱150 lang, para hindi masyado mahal. Very firm yung tahi niya, napakaganda, mga katindahan. So, pabenta ito dito sa amin. Next, mga katindahan, is ito. Tawag nila dito is bucket hat. Ayan. So, meron tayo dito navy blue, maroon, navy blue ulit, tapos black. Ayan. So, kumuha ko ng plum black. So, tatlo ito. Ang kuha ko dito, mga katindahan, is ₱50. Sa wholesale price yan, mga katindahan. Ayan. So, pabibenta ko ito dito ng ₱100. Here we go. I'm in love with these. Take it all, but you never gave. Diba, ang ganda. Tapos, ito yung loob niya. May tali pa siya. So, ito naman yung next, mga katindahan. Pang summer hat. Yan. So, La Presa yung tawag nila dito. Ito yung pag sinuot siya, taray, diba? Para ka nang may face mask, tapos ano niya.
Sangga talaga ang init, mga katindahan. Ganda pala ito gamitin. Sangga ang init. Ganda. Yung mga design niya. Yan siya. May ribbon siya. Tapos may sali. Face mask. So, etong ganito mga katindahan, ang kuha ko dito is 75 pesos at naibibenta ko ito dito ng 150 pesos. Yan. So, 750, may discount pa pag naghingi ng discount si customer. Next mga katindahan, ayan. Kumuha rin ako nitong ganito. Ang ganda kasi, pang bata na summer hat. Hindi ba? Yan, design niya. Ayun, cute. Oh, may panda. Ayan. So, 65 ang kuha ko nito mga katindahan. At first time ako magkakaroon ng ganito, pambata na summer hat dito sa aming tindahan. Kaya, 6 lang muna yung kinuha ko. Ayan. Kasi, mabenta man siya o hindi. At least, diba, kahit tupagal naman to dito sa tindahan, kahit mga isang taon, ganyan, kung wala talagang bibili, at least ang mahalaga, may stock tayo, hindi na natin siya bibilhin sa mga susunod, diba? Tsaka, pag may time na may naghanap na customer ng ganito, diba? May offer tayo, meron silang mapapamilian. Yun naman yung mahalaga doon, yung meron tayo ng hinahanap ni customer. Kasi nga, ngayon, hindi siya hinahanap, pero pagdating ng panahon, may maghahanap at may maghahanap ng ganitong klase ng sombrero. And last but not the least, mga katindahan. Ayan, summer hat. Ayan, so kumuha ako nito ng 12 pieces. Pakita ko sa inyo yung mga design. Ayan, so kumuha ako nito ng 12 pieces mga katindahan at ang kukunan nito mga katindahan ay 85 pesos yan. At ang presyo ko sa ganito is 180 yan. 180 hanggang 150 pwede siya. Diba? Kasi pag kasi dun sa mga department store na medyo may na mga medyo may price na yung ganito nasa 200 to 50 ganyan. Oh, ganda. So umabot itong pinamili ko mga katindahan ng 5,245. Yan, so puro sombrero lang ito mga katindahan. Marami na naman tayong display ngayon ha. May isang sako tayong chinelas. Tara dito sa labas. Ito na lang yung mga sombrero ko mga katindahan. Kita nyo. Kukunti na yan. So re-refillan na natin yan. Punuan na ulit natin yan para magandang tignan. Oh my God! Mga katindahan, kita nyo yan? Grabe yung transformation, di ba? Paksan ka pa! Oh, ah. Taray mo dyan. So, na-display na nga natin yan dyan. Tapos mga katindahan, tara dito sa loob. Yan. Ito pa yung mga, ito yung mga tinanggal ko na bag. Tapos, ito yung mga, yung mga natira doon sa pang-display natin. Tapos, ito pa yung iba. Yan. So, hindi pa natin yan na-display. Yan. So, marami tayong stocks pa. And so, tatanungin natin ang ating butihing Mr. Kung anong masasabi niya sa ating ginawa? Kung may pagbabago ba? Kung matutuwa ba? Oh, may trangkaso ako ha. Oh. Pag yan, hindi maganda. Bilis ako mainit. Wow! Tayo mo de. Wow!
Ganda, ganda. Ano? Dumami, no? Maganda lang ba ang bago natin, ha? Hindi namin mga bag. Nasa taas na sila lahat. Isang hilera na lang yan. Makakarami ba tayo ng benta pag ganyan na? Kahit nga yung day, madami ang benta yan pa. Papakita ko nga sa inyo kung saan ko napamili yung mga sombrero na yan. At eto na nga. Yan mga katindahan. At eto na nga yung pinamimilan natin ng mga sombrero. Makikita ninyo yung mga iba't ibang design ng mga sombrero. Pang cowboy na sombrero, mga Huawei cap, iba't ibang klase ng mga Huawei cap. At ayan pa nga yung iba't ibang klase ng mga pang summer na sombrero mga katindahan. Grabe, napakadami. At pumasok naman tayo dyan sa loob dahil bubungad pa rin sa atin ang napakaraming iba't ibang klase ng sombrero. O diba, merong mga bull cap, may mga sa iba't ibang klase mga katindahan. At meron ding face mask na gawa sa tela. Okay? Yan. So, papakita ko nga sa inyo yung iba't ibang klase ng mga design ng kanilang mga sombrero dito mga katindahan. So, nandito nga tayo sa tapat ng My Mall at sa may ilalim ng LRT station. Yan ang palatandaan natin dyan mga katindahan. Magkano nga ba yung... Ay, wala akong ganito. No? Ha? Yan na lang yan. Magkano nga yan? 80? 85? Nakakuha ba ako yan? Ah, doon ako nakakuha. Ah, sige. Okay na yun. Magkano nga ba yung ganito? 450. Tapos ito yung 45. Ayan mga katindahan. So, etong ganito... 50, ang ganda, makapalang tela niya. Tapos ito 45 yan. Kumuha tayo ng mga ganyan. Tapos ito kumuha rin ako nito. Ito. Magkano nga ito, best? 75. 75 yung mga ganyan mga katindahan. 75 yan. So, yan. Kumuha ko niyan. Yung nandun naka-plastic na. Tapos ito kumuha rin ako nito. Like 75 ang is. Ito yung... Magkano nga ito, best? 85. Yan. Wait lang. Ayan, bakal yung likod niya, 85 lang. Ayan, dito lang siya sa tapat ng My Mall. Yan yung My Mall. Tapos LRT. Galleria yata tong isa na to eh. Ayan. Tapos ito lang naman yung makikita nyo dito na nagtitinda ng sombrero. So, wala siyang stall number, wala. So, rectangle. Itong ganito. Etong ganito ba, magkano? 80. At yan nga yung actual na pamimili ko ng mga sombrero mga katindahan dyan sa Baclaran. The more na maganda yung display, the more na kaakit-akit sa ating mga customer at more sales ang dadating sa atin. O diba, taray mo dyan? So yan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!